to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Kati ng likod ko, take me home. Wala na yan. To the place where I belong. Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules. Ayan, palapos na naman ang weekend natin. Bukas, Huwebes na naman. Hello po kay Ma'am Inday Galapu Maanding. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Inday Galapu Maanding. Hello po sa ating 54 viewers. Hello po kay Ma'am Rose Arcelia. Or Arcelia, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rose Arcelia. So, ayan. So, guys, nandito na naman po tayo muli at isa namang pamamaraan ang maaari nating gawin upang maibsa natin ang mga paghihirap na ating nararanasan sa ating buhay na pwedeng-pwede natin gawin ngayong Friday. Hello po kay Ma'am Lolita Natividad. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lolita Natividad. So, alin ba ninyo guys, napatapos na po ang ating Ghost Month. Ay, mapatatapos po ang ating Ghost Month ngayon pong September 6. Hello po kay Ma'am Ansel Dumangas. Good afternoon dyan po sa Bulacan. Kay Ma'am Bibi Kumaganda. Bibi Kumaganda. Kay Ma'am Lourdes Aris Barrientos. Kay Ma'am Alma Miranda Bubis. Kay Ma'am Liza Serrara Bitinol. Ingat din po ma'am. Kay Ma'am Louie M. Cuevas, magandang hapon. At kay Ma'am Alma Miranda Bubis, magandang hapon po sa ating lahat. Ganon din kay Ma'am Nancy Gaco ng Mindanao. Ayan, sa Mindanao. Kay Ma'am Tinitres Milha Kusyoyen. Kusyoyen. Ang hirap naman ng affiliate no, ma'am. Kay Ma'am Asneva Lucas. Kay Ma'am Liza Kasidsid. Kay Ma'am Judith, Penetrante Robledo, kay Ma'am Norma Mahilom, kay Ma'am Ben Zamora, kay Ma'am Gabi Patalita, kay Ma'am Lovely B Orlando ng Dubai at kay Ma'am Alma Miranda Bubis. So ayan. Magandang hapon po sa ating 120 viewers. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello po ma'am, binabati ko po si Ma'am Alma Miranda Bubis. Kay Ma'am Alman Miranda, you're very welcome. Huli po, hello po kay Ma'am Roseller J. Magandang hapon po sa inyo dyan po sa Zambales. Nakapunta na po ako ng one time ng Zambales. Kaya lang parang napakatagal na panahon na po noon. Nag-swimming po kami dyan sa May Iba, Zambales. Hello po kay Ma'am Lesa Sirara. Thank you ma'am. Keep sipping po sa inyo. Kay Ma'am Josephine Padalapat at kay Ma'am Glenda De Los Santos Gasser. Nang Camarinisor, kay Ma'am Marvi Cuevas ang aking katukayo, kay Ma'am Analyn Valiente at kay Ma'am Brenda Anggong Bingel at kay Ma'am Kai Morales. I'm good po, thank you so much. So ayan guys, ngayon ay nandito na naman po tayo guys at isa na namang pamamaraan ang ating maaaring gawin natin sa ating buhay. Lalo na kung tayo ay panay-panay nakakaranas ng mga hindi magagandang mga pangyayari, lalo na kung tayo ay pakiwari natin ay lagi tayong nanghihina ang ating katawan kasi ang panghihina po ng ating katawan na wala naman tayong sakit nararamdaman. Ito po ay sanhi nang, ang nagiging sanhi po ng panghihina natin, yung parang wala tayong kagana-ganang kumilos, kahit naman wala tayong mga sakit, parang mas gusto mong magmukmuk. Isa po yan sa mga sign na tayo po ay nababalutan ng mga negative energy. So, lalong ang ating katawan ay napupuno ng pagiging negatibo, kaya po naging sanhi po ito. Kung bakit parang tayo ay pinanghihinaan, kung bakit parang tayo ay nawawalan ng gana. Kaya naman, kung ikaw ay nawawalan ng gana at puro negative na lang ang nasa ating paligid, puro na lang negative ang ating pagkatao, tayo po talaga ay talagang
papasukin talaga tayo ng mga kamalasan. Kasi po ang ating katawan ay nagiging negatibo na. Kaya po itong ating ipatuturo sa inyo ay isang magandang pamamaraan upang mabago yan, upang maalis ang mga negativity sa ating katawan, sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating tahanan at sa ating kapaligiran. So ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo na maaari nating gawin ngayong Martes or kaya naman ay Biyernes. Okay guys, maaari natin itong gawin ng Martes o Biyernes ng alas 6 po ng hapon or alas 3 ng hapon. So pagkapag hindi po ninyo magawa ng alas 3 ng hapon, ay pwedeng-pwede po ninyo itong gawin ng alas 6 po ng hapon. Ano-ano po ba ang kailangan natin sa ating gagawin na ito? Ang kailangan lang po natin dito ay isang metal na lalagyan kasi tayo ay magpapausok. So ito, kagaya nito, metal po ito. So kahit puglagyan natin ito ng uling ay pwedeng-pwede. So ayan, ang kailangan lamang natin dito ay uling. So bumili lang tayo ng uling kahit mga 10 pisong halaga ng uling ay pwedeng-pwede na po yon. Siyempre, ang uling ilalagay natin dito at ngayon ay ating ipapakita ang lahat ng ating kailangan. Una na doon ang uling, walang uling dito, hindi kasama ang uling, pero kailangan po natin ang uling. So, ayan. So, ayan ang ating kailangan, uling. Ayan, durog na dahon ng laurel. Kailangan medyo madami-dami upang ang buong paligid ng inyong bahay, ang buong kasuluk-sulukan ng inyong bahay ay inyong mapausukan. So ayan, durog na dahon ng laurel. Ayan, paminta. Ayan, paminta. Pamintang buo. Ayan, buo or durog na pamintang. Ayan, paminta. Rock salt. Rock salt, isang kutsarang rock salt. At ang ating durog na insenso. Ito pong aking insenso, kaya po ganyan yan, ay Chinese incense po ang aking ginagamit. Ngunit pwedeng-pwede po tayong gumamit ng kahit anong incense. So kahit hindi Chinese essence ay pwede po tayong gumamit. So muli natin ipapakita. Ito po ay mga durog na dahon ng laurel. Kailangan medyo madami. Isang kutsara ng paminta. Ayan, isang kutsara ng paminta. Isang kutsara ng rock salt. At ang ating durog na insenso, pwede po kayong gumamit ng kahit anumang insenso ang mayroon kayo. So kapag ayan po guys, ay nandyan na lahat, na ilagay mo na ang lahat ng ito dito sa ating mangkok, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin po natin ay pausukan po natin ang loob ng ating mga tahanan. Lalo na kung tayo ay nakakaramdam, yun nga nang sinabi ko kanina, yung lagi tayo nakakaramdam ng panghihina, parang nawawalan tayo ng gana. Ayan po kasi ay sign na tayo ay nababalutan ng mga negatibong negativities sa ating katawan. So, kung anong pagka wala pong insenso, ma'am, ay maaari kayong gumamit. Maaari kayong gumamit ng balat ng bawang. Ngunit kung may insenso po ay mas mainam. Kung naroon po kayo walang insenso, ay maaari tayong gumamit po ng balat ng bawang. So ngayon, yun nga po kasi kapag tayo ay nanghihina, yung parang pakiwari natin ay nawawalan tayo ng gana sa ating pang-araw-araw na buhay. Ultimo yung pang-araw-araw na routine na ating kinakailangan. Ultimo yung pang-araw-araw na routine na ginagawa natin ay nawawalan na tayo ng gana. Isa po iyang sign na talagang napupuno na tayo ng negativity. Napupuno tayo ng mga negative vibes, pati na ang ating mga tahanan. Sign po iyan. Kaya po ito po ang ating gagawin. Ano po ba ito? Ang gagawin natin ay magpauso po tayo nito. Unang-una po nating pausukan, syempre, wag na wag po kayong mag-start sa labas ng inyong mga bahay. Lagi po nating sinasabi, kapag tayo ay magpausok, tayo ay mag-start sa labas, na sa loob ng ating tahanan. So if ever ang kayo ay mayroon kayong second floor, mag-start kayo doon sa second floor, pababa hanggang sa palabas ng inyong bahay. Huwag po kayong mag-start pa sa labas, papasok andin pa akyat sa taas. Huwag po. Dapat pa-start po sa taas,
pababa hanggang palabas po ng bahay. Ganun po ang tamang pagpapausok ng ating mga tahanan. Bawat sulok ng inyong mga tahanan, mga ilalim ng kama, ay inyo pong pausukan ng ating pampausok na ito. Pagkatapos po ninyong magpausok sa buong paligid, kailangan guys lahat ng buong paligid sa inyong bahay ay mapausukan ninyo ito. Ay pausukan naman ninyo ang inyong mga katawan. So paano po ba ang pagpapausok natin sa ating mga katawan? Unahin mo lamang yung kamay, wag mo namang ibaba doon sa iyong ano ha, sa nilagyan mo ng pampausok. Kahit ganyan lang, itaas mong banda yung kamay para mausukan po ito. At pagkatapos po, ay saka mo isunod ang iyong paa na pausukan mo din ito. Upang ang mga negative vibes or mga negative energy na nakakapit sa iyong katawan, ay maalis na po yan. At magkakaroon ka na ulit ng gana. Magkakaroon ka na ulit ng gana or magkakaroon ka na ng reason para dapat ganito. Umaga pa lang dapat lagi natin isaisip na ang araw na ito ay mapupuno ng swerte. Huwag tayong maging negatibo. Iwasan natin ang magiging negatibo tayo. So ayan. Ang oras po ng pagpapausok ay alas 3 ng hapon or alas 6 po ng hapon, Ma'am Alma Miranda. So pagkatapos po noon, kung may natira pa ay hayaan mo lamang ito hanggang sa tuluyan ng maabo ang ating or mapatay ang ating uling, hayaan mo lamang po yan diyan sa labas ng ating bahay. So ayan, sa labas ng itong bahay, hayaan po lamang hanggang sa tuluyang maupos ang laman neto. Pagkatapos po nun guys, ay gumawa po kayo na ulit ng panibago nito. Gumawa kayo ulit ng panibago na same ng mga sangkap na ating ginagamit. Ilagay mo ito sa isang mangkok. Ilagay mo ito sa isang mangkok at ilagay mo ito sa likod ng inyong front door. Okay guys, tandaan. Ilagay po ninyo ito sa likod ng inyong front door at ipausok mo po ito ulit kailan? Kailan nyo ito ulit pausok? Ipausok nyo po ulit ito ngayong September 6. Ano po ba ang mayroon sa September 6? Ang September 6 po ay end ng ating ghost month. Kaya napakainam ang magpausok din ito sa pagtatapos ng ating ghost month. So gagawin mo lang ito. Ilagay mo lang ito sa likod ng inyong mga front door. At pagtapos ngayong September 6, alas 3 ng hapon, ay ipausok mo ito ulit. So, same process po. Mag-umpisa po tayo sa loob ng ating bahay. Huwag po tayo sa labas ng ating bahay mag-start papasok. Kasi yung iba po sa atin ay nag-start sa labas. Kagaya kanina ni Ma'am Sirara. Dapat po ay sa loob ng ating bahay tayo mag-start palabas po ng ating mga bahay. Yun po ang tamang pagpapausok ng ating kung anumang pausok ang ating mga ginagawa. Hi kay Ma'am Marley. Ma'am Marley, mayroon na po tayo, marami na po tayong mga sinishare dyan, ma'am, na siguro may tatlo na po tayong nandito sa ating wall, sa ating page. Hahanapin nyo po lamang, i-search nyo po lamang ang pampaswerte sa negosyo. Ayan, kay Ma'am Marley Lee. You're very welcome po, Ma'am Sirara. Kay Ma'am Praise Mendoza. Ma'am Praise, ang atin pong gagamitin sa pangusok, unang-una po doon ay ang uling. And then, mga durog. Ito po, ma'am. Ipapakita ko po sa inyo, Ma'am Praise. Ayan po, Ma'am Praise. Ayan. Ito po is durog na dahon ng laurel. Ito po is paminta. Ayan, paminta. Ito po is rock salt at ito po ay incense, Chinese essence na incense yung durog. Pero hindi naman po talaga kailangan ng Chinese essence. Kung ano po ang incense na mayroon kayo ay pwedeng-pwede po ninyo iyong gamitin. Pwedeng-pwede po kung ano. Halimbawa, wala Chinese essence kasi ang mayroon ako kaya yun po ang ginamit ko ngayon. So ayan. Ito, naka-ready na ako para pwedeng-pwede na akong magpausok ngayong Friday ng alas 3. So, pwede po ito ng alas 3 ngayong Friday, alas 3 ng hapon or kaya naman po ay alas 6 po ng hapon.
pag-start tayo sa loob ng ating bahay, palabas po ng ating bahay. Huwag pong mag-start sa labas ng inyong bahay, papasok. Mali po yun. Dapat po mag-start tayo sa loob ng ating bahay, papasok ng ating bahay ang ating pagpapausok. So, ayan, gawin po ninyo guys. Gawin nyo rin ito at ilagay ninyo ito sa mangkok. Pagkatapos, ilagay ninyo sa mangkok at muli ninyo itong pausukan ng inyong mga tahanan ngayong pagtatapos ng Ghost Month. Sa September 6 po iyan. Hello po, okay po sa mga hindi po nakaabot. Sa mga hindi po nakaabot guys, ay pwedeng-pwede po ninyong panuorin muli ang ating mga itinuro sa inyo. So sa mga nag-message po sa akin sa Philippine One, kahapon po ay hindi po ako nakakasagot sa inyo dahil napakaabala ko po kahapon dahil nag-celebrate po ng 19th birthday yung anak ko kaya medyo busy po ako kahapon. Pero yung iba po ay nasagutan ko ng paunti-unti kanina. Okay, yes, mali po yun ma'am. Sige po ko. So, ayan. Pa-shoutout po dyan sa Truck Trucking Tuason, San Miguel, Pasig City, kay Ma'am Achukam Babol. You're very welcome po, Ma'am Lolita Natividad, kay Ma'am Rita Pabol. You're very, very welcome po sa inyo. Ano po, Ma'am? Depende po kasi sa tubig, Ma'am. Mayroon po kasi, yung dalawa po kasi ang ibig sabihin ng tubig. Mayroon pong maaaring swerte. Ngunit kung ang sa inyong panaginip ay ito ay tubig na sobrang linaw. Yung paulit-ulit mo ng panaginip na tubig na sobrang linaw, ito po ay nagbabadya ng luha o isang suliranin ang maaari ninyong kakaharapin. Ngunit ito po ay interpretation po lamang na maaari namang hindi mangyari. So, ayan po. Ngunit, ayan po kung hinahanapan natin ito ng kasagutan, ayan po ang ibig sabihin niyan. Maaaring magkakaroon ka ng isang problema. Maaaring ka magkakaroon ka ng isang problema na suliranin. Ngunit kung ang tubig naman ay tamang-tama lang, andin maganda ang daloy nito, ibig sabihin din po niyan ay katiwasayan ng inyong buhay. As kay Ma'am Evangeline, Ma'am Evangeline, huwag pong mag-alala sa mga hindi ho nakaabot dahil ipopost po natin ang ating itinuturo ngayon sa inyo. Ipopost po natin ito para po mapanood ninyo ulit at magawa ninyo ng tama. Maganda ninyo ang tama kung paano ba ang tamang proseso sa ating itinuturo ngayon sa mga hindi po nakaabot. Shoutout po tayo kay Ma'am Janie ng Pasig City. So ayan lamang po guys, gawin po ninyo ito ngayong Biyernes at gawin po ninyo ito ngayong September 6 sa pagtatapos po ng Ghost Month. Yan po, ngayong September 6. Hello po kay Ma'am Belinda Aquino Espedido ng Sorsogon, sa Gubat, Sorsogon. Ang kasi Ma'am Marites Trinidad, ang ibig pong sabihin na nakikita mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa isang kabaong, so ibig sabihin patay ka na dahil nakikita mo ang iyong sarili sa isang kabaong, ito po ay nagbabadya ng isang yugto sa inyong buhay ang maaaring magtatapos. So for example, ikaw ay may trabaho ngayon. Maaaring ikaw ay mawalan ng trabaho. Ngunit ang pagkikita mo sa iyong sarili na nakahiga sa kabaong ay nagsasabi din na isang bagong oportunidad ang darating sa iyo. So ibig sabihin may mawawala ngunit may magandang oportunidad naman na papalit. Yan po ang ibig sabihin na nakita mo yung iyong sarili or ikaw ay nakita mo ikaw mismo ang nakita mo sa iyong panaginip na ikaw po ay namatay. So yun po ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Depende po Ma'am Louie, kasi po ang sinasabi po kapag ang inyong left hand ang nangangati ang inyong left hand, ang ibig sabihin daw po nito ikaw ay magkakaroon ng salapi. Ayan, kapag ang inyong left hand ay nangangati, lalong-lalo na sa gitna, ito po ay simbolo ng swerte o salapi. Kapag gitnang-gitna daw po ang nangangati, ito daw po ay maraming salapi ang darating sa inyo ng hindi inaasahan. Ngunit kung mga gilid-gilid lang, halimbawa dito, ganyan, ibig sabihin daw po niyan ay konting swerte lang ang darating sa inyo. Ngunit kung ang right hand mo naman ang nangangati,
whether gilid or ano, saan mang side, ay maaari po itong nagbabadya ng bigla ang gastusin nang hindi natin inaasahan. Hello po kay Ma'am Jeannie Tipones ng Katmon, Santa Maria. Hello po kay Ma'am Donna Rose ng Albay at kay Ma'am Azel Shugram ng Mandaluyong. Kay Ma'am Remedios Buen Consejo Katle. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa atin. Sa mga ito na turo nating pampaswerte para po sa may mga positibong isipan at nais na swertihin sa ating mga buhay. Thank you so much po sa inyong lahat guys. Bye-bye!